tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Ayun, yung droopy actually, ano siya, uri siya ng mata. Yung ano to, yung parang antuken na mata, ganun. Antuken na mata, parang lasing ngayon or papungay. May mga tao kasi mapungay yung mata. Okay. Tapos yun, parang sa mga taong laging pagod or laging nagtatrabaho. Mga, mga may gusto talagang, alam mo yun, may gusto silang marating, ganun. So, I think the music really, or the song actually explains it all, no? What kind of music that our band is playing, Droopy. That song is called Unlabeled, no? Siguro si Louie makakasagot nito. Ano ba story about Unlabeled? Bakit Unlabeled yung pangalan nitong ano? Bakit Unlabeled? Kasi tawag dito, parang yung riff kasi na hindi ko na siya, parang kakakinig ko ng Jensen and the Tips, if you know the band. Sobrang ano kasi ako ng fan ako. So yun, tapos nakabuo ako ng parang catchy na tune, then pinadinig ko sa kanila. And nung oras na yun yung tutugtog kami sa sinasabi ko kaninang gig na memorable. Which is Kainta. So yun, parang ilang oras namin lang siyang binuo yung kantang yun. Then kaming apat nila, si JR, ako, si Chris, and si Buboy, nagtulong-tulong kami sa lyric. Ang storya lang is parang yung lalaki gusto niya makuha yung babae pero hindi pwede, parang ganon, parang okay. Kayo pero ayun, swabe nga. Thank you. Alam ko na kung bakit Droopy. Kasi sobrang swabe pag pinakikinggan mo, aantokin ka eh. So, droopy na yung mata ko pagkakabos ng pakinggan. So, that song was called, ano ba to? Send Help, sorry. So, Send Help, what's the story about the song? Sino bang pwede makasagot na ito? Si JR. Lang. And actually, pinulat kayo, for awareness ng mental illness dito sa cancer. Parang perception or yung natural na pinagdadaanan ng tao na nagsusuffer sa depression. So, yun, para lang at least alam ng mga tao na hindi pa nakakala na depression is real. Tapos, para siya ng literally, sakit talaga siya. Hindi siya parang pag-iinerte lang ng isang tao. What can you advise the younger band? We're still thinking of forming a band. So, yung mga bagong mag-start pa lang ngayon, anong pwede nyo ma-advise sa kanila na mag-start pa lang sila ng banda? Siguro, we'll start with Louie. Louie ulit, saka si JR. Anong advice sa mga younger bands? Sa akin, kung gusto nyo magbanda, sige lang. Gawin nyo yung gusto nyo. Tapos, siyempre, laging mag-ensayo. Maski feeling mo sobrang galing mo na, ensayo pa din kasi mas marami pa rin mas magaling sa'yo. Though hindi naman siya competition, pero yung skills mo kasi sobrang laking factor niya sa isang banda. So, yun. Practice makes perfecto. Shoutout Sir Perf De Castro. Wow! Alright! Pansa pag-subota sa OPM. Tapos, ayun nga, matatapos din tong pandemic na to, lahat tayo Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila.